Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mami ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, for today, as you can see, very, ano na naman yung pagmumukha ko, very solo na naman ako dahil wala si Baby Mormont at nagbabakasyon siya doon sa kanyang lola sa yun beep yan. But for today syempre kwentuhan mo lang tayo kahit na wala si Baby Mormont. Iyak yun. So for today pag-usapan naman natin ngayon is yung mga uri naman ng mga kapatid. Yan, mga uri ng kapatid tayo. So ito sigurado sa mga mayroong mga kapatid, makaka-relate kayo, no? Dahil ako meron akong 3 sisters, yan. Bali 4 kami, kulangan lalaki. No? No? So yon sa mga walang kapatid, i-try nyo rin makarelate. Yan. So, yun. Ha? Kwentuhan tayo. And yun. Yung una natin sa mga uri ng kapatid is yung ano, yung itbulaga. Kapatid na itbulaga. Yan. Ito yung mga ano, ito yung mga uri ng kapatid na ano, na nimba, pag may kalokohan kang ginawa, eh hindi mo siya mapapagkatiwalaan na ano, na itago yun. Paano mo yung itbulaga? Itbulaga. Yan. Bata. So, yun. Itong mga kapatid na itbulaga na to, ito yung ano eh. Yung, halimbawa, mag-uusap kayo. Sabi mo sa kapatid mo, oh, huwag mo sasabihin to kay mama, kay papa. Basta sa atin-satin lang to ha. Ito ganyan, ito ganyan. Sige, payag siya. Tapos, meron pa mga kapatid na, yun nga, may nabuking na. Yun. Siyempre, iaano ka, blackmail ka niya. Sabihin sa iyo, eh, kailangan mo akong bigyan ng ganito. Kailangan mo akong bahiran ng ganyan. So, siyempre, ikaw, ayaw mong mabuko, no? Iaano ka ngayon. Bigay mo lahat ng hilig niya. Kung minsan, ikaw pa mismo ang mag-aalok ng something para lang hindi niya masabi yung ano mo. Yung sekreto mo, di ba? So, yun, ganyan. And then, pag dumating yung oras na nalaman na ng magulang nyo yung sikreto, eto nga ano yun, siyempre ayaw din niya mapahamak. So, ang gagawin niya, itbulaga ka niya. So, yung pikit mata niya, biglang boom! Bigla na sasabihin lahat ng sikreto na siyempre, play safe, mga kapatid eh, di ba? Mga kapatid, ayaw mo pagalitan din ng magulang niya. So, siyempre, ikaw may kasalanan, ibubuko ka niya. So, talagang bulagang-bulaga ka. Yung akala mo, eh, yung kapatid mo, eh, pikit mata lang. Yung pala, sa oras ng kagipitan, eh, ilalaglag ka. Ito talaga, ewan ko ha, birang-bira lang talaga yung kapatid na hindi ka ilalaglag. Yung almost lahat ng kapatid yata, ewan ko, i-comment down below kung meron kayong kapatid na minsan hindi kayo nilaglaga. Meron mga kapatid na ang galing lang magsabi na sige, hindi kita isusumbong, ako bahala. Pero kapag ano na, kapag yan na, kapag tumirit na yung mata ng mga ng nanay, lalo na ng nanay, eh wala na, magkakanda humahog na ba? Yun, parang hindi sila mapangali. No? Siyempre, lalo na kapag matara yung magulang nyo, ay, naku talaga, naman. Yung tipong hihinga pa lang yung nanay nyo, eh, ano na kaagad, yung mga balahit nyo, nagtatayuan natin yung puso nyo, eh, talagang ang lakas ng tibok. Di ba? So, yun, sa mga kapatid na itbulaga, marami yan. Sobrang dami talaga yan. At tingin ko, mga 90% ng kapatid ganyan. Siyempre, kahit naman sino, ayaw tayo mapagalitan ng nanay. Kaya ang gagawin natin, ibubulagay natin yung kapatid natin na may kalokohang ginawa. So, sa mga
mga may kapatid dyan na itbulaga, eh, ingat-ingat lang. Kung ako, personally, kung may kalokohan ako dati, eh, kinikim-kim ko na kasi iniisip ko, madudulas yan eh. Diba? Madudulas yung mga tao, kahit, lalo na kapatid mo. Diba? So, yun, kung ako sa inyo, eh, kapag meron kayong atarantaduhang ginawa, i-ano nyo na lang, i-sarili nyo na lang kaysa mag-uwing kayo. Diba? And yun. And yun, yung next natin sa mga uri ng kapatid is yung ano, yung showtime. Yan. Showtime. Ito yung mga uri ng kapatid na ano, pabibo. Yan. Showtime. So, ito yung mga uri ng kapatid na ano, matatalino to. Oo, kaya lang yung talino nila eh umaambot na sa lampas utak na. Yan, lumalabas na sa utak. Yung tipong ang yabang, yung basta palagin pabibo sa nanay na ma, meron akong lista, ma, meron akong 95, ma, meron akong 97, ma, perfect ako sa grade. At eto, et yung ibang mga showtime na kapatid, no? Yung tipong, ba, mataas yung grade nila, no? Siyempre, magpapabibo sa magulang yun, blablabla, ganyan. Tapos ikaw, eh, ano lang, mababa yung grade mo, kaya bagsak ka. Ibubukin ka pa, nasabihin pa, ma, tingnan mo yung grade ko. Oh, 95, oh. Kaya lang, si ganito, ano, 75, bagsak. Kasi paano, hindi nag-aaral, puro cellphone lang yung ginagawa. Siguro mami, dapat, ano, tanggalin mo na yung cellphone yan, tanggalin mo na yung tablet yan. Dapat hindi na nag-internet yan. O kaya mami, kunan mo ng tutor. Yan. Yung ang yayabang talaga ng mga kapatid na to. So, tingnan nyo. Mga ano, mga tropa ko lang. Yung mga kapatid kayong ganito eh. Yung sobrang yabang. O kaya, yun, ano yun, wild na kayabangan yun. Pero may mga ano talaga na talagang pabibo lang eh. Yung tipong gusto nila, eh sila yung center of attraction. Yan. Tapos, itong mga showtime na to, pag natalbugan to ng iba, no? Tampurot tong mga to. Yung tipong, ano, kapag na-echapwera na sila, eh, magtatago na lang sila sa isang sulok. Tapos, kailangan mo pa silang amuhin, suyuin, para lang ulit mag-perform. O kaya, magpakita, o kaya makausap. Yan. Ito kasi yung mga, ano na kapatid na ano eh, na parang may saltek. So, ito yung mga kapatid na ano, na parang kulang sa pag-iisip. At ito, kung minsan to, ito yung mga bunso eh. No? Yung mga bunsong kapatid na siyempre, sila yung huling lumabas. Tapos, parang medyo yung mga panganay eh, na-echapwera na. So, siyempre, parang nasanay sila na nasa kanila lahat ng attention. Kaya yun, kapag na-echapwera sila, eh, talaga sumasama yung loob nila. Showtime. So, magpasikat ka. Ganun. Oh, hindi po to sponsor na. Hindi sponsor to. No? So, yun lang. Ikinumpare ko lang yung mga kapatid. At sigurado, nakaka-relate kayo dito. Na, ako, personally, wala naman. Kasi hindi naman kami yung palabibo eh. No? Medyo kanya-kanya kami. Pero, comment nyo down below kung ganito yung kapatid nyo. No? And yun. And yun. Yung next natin sa mga uri ng kapatid is yung ano? Is yung wawawing. Wawawing, yan. Ito yung mga uri ng kapatid na kahit anong gawin mong sipag, tiyaga, diskarte, lahat na, eh hindi mo siya matalo-talo. Yung tipong, eto kayo. Tapos kapag umangat siya, angat din siya. Kung minsan doble pa yung iaangat niya sa'yo. No? Yung tipong kahit sipag na sipag ka na, yung halos hindi ka na matulog, yung tipong, ano ba? Yung tipong talagang sunog, ano ka, sunog kilay ka, no? Lalo na pag mga estudyante kayo, no? Tapos,
yung kapatid mo, eh, pag nakikita mo, eh, relax-relax lang. No? Chill-chill lang. Tambay-tambay lang. Basa-basa konti. Basa-basa. Pero ikaw, yung tipong hindi ka na lumalabas ng bahay para lang makakuha ka ng mataas na babe. No? O kaya, yung tipong nagkukulong ka palagi sa kwarto para lang mag-practice. Diba? Ito yung mga uri ng kapatid na kahit anong gawin mo, eh siya pa rin yung nananalo. No? So, wow, win! Wow, win pa rin siya. Yung ganun, yung mapapaganong ka na lang na todo effort ka sa lahat ng bagay. Diba? Yung kasi, yung alam mo yung pride ng tao na kapag meron siyang gustong matalo, ito lang sa marami. Pagdamdaramdam. Pero hindi sa kapatid. So, yun. Yung pride ng tao na meron kang gustong ma-achieve. Yan. O meron kang gustong umusan or pantayan, pero hindi mo magawa. Napakasakit nun, mga tropa ko. I-comment nyo down below kung meron kayong mga kapatid na ganito. Na yun talaga, kahit anong gawin nila sa buhay nila, eh talaga napakagaling nila at nakakabwisit nang sila sa sobrang galing nila. Diba? So, kahit anong gawin nila, mapapawaw ka na lang sa galing nila. At yun talaga, hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Pero meron talaga, ewan ko, kung yung nanay mo, tsaka yung tatay mo, may talino, tapos yung lumabas yung kapatid mo, napunta lahat sa kanilang talino. Kung halimbawa, nauna siya, lahat ng talino ng nanay tatay mo, naubos sa kanya, tapos sa'yo, kapiranggot na lang. O kaya, kung nauna ka naman, eh, inubos nila yung katangahan niya sa'yo. Tapos yung lahat ng talino napunta sa kapatid mo, diba? So, pamilya natin, nakakabwisit yung gano'n. Kapag talagang kapatid mo ay magaling, eh syempre, magaling. Lalo na kapag nag-uwi ng mga medals yan, talagang maiinggit ka, diba? So, yun talagang hindi natin maiiwasan na ano eh. Hindi natin maiiwasan talaga na ma-insecure. Hindi natin maiiwasan ma-insecure sa mga kapatid natin na magagaling. Pero ang tip ko lang, iyanan nyo lang. Gawin nyo lang siyang parang inspirasyon, no? Wag nyo na sigurong i-rival yung kapatid nyo kung magaling. Iyanan nyo na lang kasi pangit din eh kapag ganun ang mindset nyo. Kumbaga, ang nakafocus kayo sa to beat him or her, no? Ako personally, naano ko na to. So, hindi nyo ma-appreciate yung mga na-achieve nyo kung ang goal nyo is mabit yung taong yun. Diba? Siguro, paanahin nyo na lang yan, kaibiganin nyo na lang, o kaya lagi kayong makisama doon sa kapatid nyo na yun. And then, i-appreciate nyo lang kung anong mga na-achieve nyo. Diba? Wag nyo nang i-ano kung matatalo nyo sa or ano, ang i-focus nyo lang sa sarili nyo is yung kung anong na-achieve nyo. Diba? So, be proud of yourself. Siyempre, hindi naman lahat ng tao pantay-pantay. Pwede kang gumaling at your very best. Pero, kung ang goal mo sa buhay ay matalo yun, yung kapatid mo na yun, eh, hindi ka magiging masaya. Promise. Take it from experience yan. And yun. Yung next natin sa mga uri ng mga kapatid is yung kalatog pinggan. Yan. Sa pangalan pa lang naman eh, di ba? Kalatog pinggan. No? So, ito yung mga uri ng kapatid na sobrang iingay talaga. Kalatog pinggan. Yung tipong konting tibot mo lang eh nagbubunga nga. Di ba? So, ito yung ito yung mga kapatid na madadamot, yan. O kaya medyo mga sa sarili, yung mga mitikulosa. Tapos, ito pa yung halimbawa, kadalasan kasi itong mga kalatog pinggan na kapatid na ito yung mga babae. No? Yung tipong napakaayos yung sa gamit. Tapos, syempre, ikaw, pag wala kang ganito, wala kang ganyan, siya meron, eh, syempre,
kapatid naman kayo sa isang bahay kayo, kukunin mo yun yung gamit niya. Diba? Siyempre, kailangan mo na, lalo na pag urgent. No, kukunin mo yun. Eto na ngayon. Kapag dumating na yung palatog pinggan ng babae, tapos, parang ano, parang memory sa memory sila lahat ng gamit nila. Ultimo Crayola, na putol-putol na, alam nila kung ano yung mga parts-parts. No, so, pag kumuha ka ng gamit sa kanila, siyempre, mapapansin nila yun. Tapos, ayun na, magbubunga nga na. Bakit mo kinuha yung manto ko? Hindi ka naman nagpahalam sa akin. Ito yung mga, ano eh, ito yung mga nakakabuisit dyan eh. Yung kukuha ka ng gamit sa kanila, o kaya manghihiram ka ng gamit sa kanila, no? Siyempre, gusto nila nagpapaalam. Pag nagpaalam ka naman, hindi ka papahiramin. Kala mo sila yung bumili. Kung makapag-ano pa, kala mo, naglabas sila ng perang pambili nun. Hindi naman. Galing naman sa magulang yun. Tapos ang damot-damot pa. No? Buti sana kung nagtatrabaho kayo, eh, hindi naman. No? Sa mga bata. Lalo na kapag ano, kapag nagtatrabaho na kayo. Oh, talagang hindi ka na makakahiram ng kung ano man sa kanya. Yung tipong kapag meron, lalo na pag may sariling kwarto, tapos pinasok mo yung kwarto niya. No, oh. Ay, mga kapatid na ganyan, yung talaga sobrang damot, ilalak pa yung pinto. O kaya bibili niya ng mga box na may ano, na may kandado para lang hindi mo mapakailaman yung gamit nila. O kaya pag may sariling drawer, may ano, may kandado. No? Yan, ito yung mga uri ng kapatid na kasi sobrang damot eh, talagang magbubunga nga ng kahit nga yung ano, yung kahit hindi mo na pinakailaman. Nawala lang, na-misplace niya lang. No. Siyempre, magsisisigaw na yan. Nang ano, bakit nawawala yung ganito niya, nawawala yung ganito niya. Yung pala, naiwan na sa school. Naiwan sa trabaho. Nalaglag kung saan. No, bigla niya lang maalala, ay nawala na pa. Pag tumahimik na yung mga kalatong pinggan niya na kapatid, ayan, naalala niya na kung ano nangyari. Pero sisisihin niya na muna yung buong bahay kung bakit nawawala yung gamit niya. Hanggang sa mainis na yung nanay mo, no, mapapagalitan ka pa. Ito yung pinakamasakit niya ni. Yung sasabihin niya, nawawala na yung kapatid mo, but plus hindi mo yung binay. Siyempre ikaw, sasagot ka, hindi mo maalam. Eh, hindi ko naman alam, may. Hindi naman ako kumuha niya ni. Blah. Hanggang sa tumagal, tapos naalala na ng kapatid mo na naiwan niya pala sa trabaho o kaya sa eskwelahan. Nag-away pa kayong dalawa, tapagalitan ka pa. Ang ending, ikaw pa yung nagmukhang masama. Diba? No, siyempre eh. Yung mga kapatid na ganyan, hindi na aamin na naiwan. Tatahimik na lang yan. No? So, comment nyo down below kung meron kayong ganito na kalatog pinggan na kapatid na mahilig manise, mahilig magbunga nga. Oh, enjoy. And yun, yung next natin sa mga uri ng kapatid is yung, ano, tinatawag kong alas 12 sa alas 3. Yan. Ito yung mga uri ng kapatid na, ito, mga ano natin, mga college students na itong mga ito. Yung ano, yung magsasabi sa magulang na gagawa lang ng project. Yan. Gagawa ng project sa bahay ng kaklase, sa bahay ni ganito, sa bahay ni ganyan, sa bahay ng kaibigan. Siyempre, yung mga magulang, no? Project yun. No? Project. So, o kaya, magpapaalam na magre-review. Yan. Daming mga ganyan, mga estudyante. Tapos, ang gagawin, hindi naman pala pupunta ng project. Ay, hindi naman pala gagawa ng project. Hindi naman pala magre-review. Punta lang kung saan-saan. Magagala, ganyan. Pagkatapos, yung time limit ng nanay nyo na alas 12, hindi yan narating. Aabangan kayo ng mga nanay mo yun. No? Tapos, siyempre, sobrang tagal, makakatulog na yung nanay nyo. Yan, siguro, mga 9-10, tulog na yung mga magulang. Yan, kasi, medyo kapag matanda na ako, pag matanda na yung magulang, talaga inaantok na, yan. So, ang gagawin ngayon itong mga alas 12 sa alas 3 na kapatid na to, matatagalin niyo yun. Sige, alas 12. Tapos, alauna, alas 2, hanggang abutin na ng alas 3. Makakauwi alas 3.
Saan ka nakakita ng gumawa ng project na umuwi ng alas 3? Nang madaling araw. Di ba? Tapos ngayon, papasok niya sa eskwelahan. Ay, papasok sa bahay. Dahan-dahan yan. May susi eh. Alam na alam ng mga buwaka ng bars na to kung paano bubuksan ang hindi natutunog yung pinto. No? Tapos meron pa yung mga dadaan sa bintana. No, lalo na kapag may bakod yun, tapos bintana sa kwarto nyo. Siyempre ikaw, natutulog ka na, makikita mo ngayon yung kapatid mo, bumapasok. No, bumapasok sa pinto. Siyempre, magaan lang yung hakbang yan kapag lalampas sa nanay. Pero pagdating sa pinto, sa pinto ng kwarto nyo, ano na yan, mabilisan na yan. Kasi siyempre, kailangan siya mahuli, baka magising yung nanay niya eh. Diba? So, alas 3 na ng madaling araw, uuwi, tapos makikita mo. No? Yan, mga pasaway talaga itong mga ito eh. Tapos, kapag sinita mo, pakingin mo lang. Tapos, kamain na yan. Sige, lagot ka sa akin. Huwag sumuha kay nanay. Patay na. Maraming mga kapatid na ganyan. Lalo na pag college, mga high school nga ngayon, ganyan na ginagawa eh. Mga alas 2, alas 3 na eh. Kaya lang, mayroon talaga mga magulang na parang wala nang pakialam sa anak. Yung kahit umuwi na ng 10 oras ng gabi parang okay lang. No? Ewan ko kung ganito nanay nyo, sige comment nyo down below. Kinukonsente yung mga kalokohan nyo. Lalo na kapag babae kasi, hindi ka naman sa inaano yung mga babae. Siyempre, delikado din. Diba? Kahit masabihin mo yung babae kaya pagtanggol yung sarili, paano kung 10 yung lalaki? Kaya mo? Ha? Kung grupo yung lalaki ng mga basagulero, kaya mo? Diba? Kahit sabihin mo kasama mo yung boyfriend eh. Kahit kasama mo yung boyfriend mo, baka pag nakita mo malalaki katawan ng lalaki, pumakbo pa yan. Diba? So, ang tip ko lang sa mga millennials ngayon, mag-ingat-ingat. Diba? Ingat-ingat din guys, lalo na kapag babae talaga. Siyempre ako, kung mga kapatid ko, mga babae talaga eh. So, medyo ano rin ako. Hindi naman ako yung ano, kaya lang, siyempre, tinitingnan ko rin sila. So, sa mga millennials kayo na babae, ingat. Kahit sa mga lalaki. Kasi hindi mo alam yung ano ngayon eh. Panahon ngayon. Marami na bubugbog, pinagtitripan lang ng mga tambay sa kanto. So, kung ako sa inyo, lalo na pag ano pa lang kayo, nag-aaral pa lang kayo, ingat-ingat kayo. Ha? Enjoy. Enjoy. Thanks for watching for today's video. Sana meron kayong natutunan sa mga walang kabuluhang mukhang sabi ngayon. And siguro naman may mga nakarelate sa mga ano, sa mga examples na binigay ko ngayon. And ang ano ko lang dito, masaya talagang magkaroon ng kapatid. Yan. Kasi siyempre may kalaro kayo, lalo pag bata pa kayo. Marami kayong kalokohan ng mga pinagagawa. No? So, comment nyo down below kung ganito yung kapatid nyo. And kung meron akong mga details na hindi nasabi dun sa topic na yun. And abangan nyo pa agad, siguro bukas na yung part 2. Kasi sobrang haba na naman ng video ko. At tumitirik na naman yung aking computer. Yan. No, so, part 2 meron pa to na mga uri ng kapatid na sigurado makakarelate ang mga millennials at mga batang 90s. Dahil batang 90s ako. So, yun. Huwag nyo lang kalimutan i-click yung i-like, share, and subscribe. And i-click nyo na rin yung ano, yung bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. And I try my best to do it as a daily vlogs. And as you can see, I'm speaking English because I'm preparing for a battle. So I will do some challenge. I will do some challenge. No? So, abangan nyo yan. So, yun. Thanks for watching ulit. And see you. See you when I see you. Bye-bye.